Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ayan, this is the time para i-haul ko sa inyo yung mga nabili kong baby clothes for baby number 2, which is our baby girl. So ito siya. Ayan, sobrang cute nito. Matagal ko na itong nabili, pero ngayon lang ako nagka-energy na i-haul sa inyo. So, ayan, kailangan ko na din itong talagang i-haul kasi I'm currently 8 months pregnant. So, kailangan ko na mag-prepare. Kailangan ko na labahan yung mga dapat labahan. So, ayun. I-haul ko na ito sa inyo para makapag-start na din ako mag-organize. Now, for this video, papakita ko sa inyo lahat na nabili ko from Shein. Sobrang ito ako, guys. Oh my God, parang ang sarap mag-shopping ng mga baby girl. Pang baby girl na clothes. Sobrang cute. So, ayan, halo-halo na to. Pakita ko na lang sa inyo na isa-isa para malaman niyo. So, start tayo. First item, dito muna tayo sa basic. So, ayan, bumili ako sa kanilang lampin. In fairness sa quality naman, guys. Ang gaganda ng quality ng mga nabili ko sa kanila. So, this is parang yung parang lampin para na pag ayaw mo siyang diaperan. So, ito siya. Pwede din naman siyang gamitin as birthing cloth or kahit ano. So, yan. Basically, lang siya. Parang tela na puti. So, yan. Bumili ako sa kanila and maganda yung quality, guys. In fairness. Next, very nice quality and very ganda ng mga prints. So, ang binili kong color, gaya kay Alonso before, mga neutral color. Ayan. Bumili din akong birthing cloth. So, this one, 5 pieces na siya. Ayan, nagaganda ng design. Ayan, para pang nagpapa-burp-burp kay baby or lampin. Maganda din yung tela niya, guys. Malambot. Alam ko na kasi yung mga gagamitin talaga ng mga baby, guys. Since this is our second baby na. So, hindi na ako masyadong nangapa kung ano yung dapat kong bilhin. So, ayan. Ay, eto. Yung pang nursing cover. Ayan, dalawa. Dalawa lang ba? Oh, eto. Meron dito dalawang nursing cover. Neutral lang din yung color. Ayoko na masyadong mapink-pink. Pero babawi tayo mamaya sa mga damit. Siyempre, bumili din tayo ng mga color pink. So, ayan lang siya. Very nice quality, guys. And so, gagawin mo, ilalagay mo siyang ganyan. Tapos may kasama na siya dito para matigas na bagay. Para hindi natatakloban yung face ni baby. So, ayan. Or para makikita mo siyang ganyan. So, ayan. Ganda ng color. Ganyan lang yung design na binili ko. So, very nice. And isa, ayan, medyo pang girly-girly. Basic lang. And maganda din yung tela niya. Malambot din. So, yan. Bumili ako ng dalawa. Dalawa lang ba? Hindi ko na matandaan. Bumili din ako ng bib. Ito, sobrang gamit na gamit yung mga bib ni Alonso dati. Kaya bumili na din ako. Pero hindi ko na dinamihan. Kasi yung kay Alonso, parang matatandaan ko. Sobrang dami kong nabili. Or binili na bib para kay Alonso. So, yun yung mga design. Very cute, guys. So, there. Ang dami nun ito. One. Ayun yung mga design. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 10 pieces na to sa isang pack. Mura lang din sa Shein. Ay, hindi ko alam. Pero, sa quality niya, mura-mura na din siya. Okay, next is this one. Ayan, burping cloth din. Mga pang lampin-lampin or pag naglulungad. Bili ako ng mga ganito kasi ito yung gamit na gamit ni Alonso. Pwede din tong ipang pag maliligo si baby, pwede din to ipang scrub sa kanya. Yung mga ganitong telang maliliit. So, yun, apat na piraso na siya and the same lang yung mga print. Baby massing blanket. Pwede itong receiving blanket. Ito ang gamit na gamit din ni Alonso. Dati. Kaya bumili na din ako. Actually, hanggang ngayon, meron pang anong tawag dito? Muslim blanket si Alonso. Andun pa sa niya, closet niya. Sobrang kasi neto. Parang lahat pwede mong gawin sa kanya. Pwede pang kumot, pwede ipang takip, mga ganon. So, gamit na gamit talaga to. And must have talaga yung may muslim blanket. Diba nakikita yung quality kasi naka-box? So, ayan. Pwede mo siyang gamitin dito. Oh. Ayan ang mga pwede mo paggamitan sa kanya. Pwede sa blanket niya, public blanket, ay, picnic blanket, yung sasapin sa lapag, nursing cover, pwede din.
crib sheet, o pwede din. Ang dami pa gagamitin. So, ayan, bumili ulit ako ng isa pang bagong set para naman sa baby girl natin. Pero yung design niya, very neutral pa rin. Pwede pang lalaki pang babae. Ayan, so dalawang box pala or dalawang set yung binili ko. So each set, meron siyang 6 pieces na masking black. Eh? Kasi parang same lang naman sila, iba lang yung style. Ito, more on parang pang girl yung color. More on pink. So pakita ko sa inyo para makita niyo din yung quality. Or may idea kayo sa quality. Ang lambot. Uy, ang gondo. So ayan siya. There. Medyo maliit. May size pa to. Ay, may size siya. 70 by 70. So, para 70 by 70 yung kinuha ko. Medyo maliit. Sana po nilakihan ko na lang. Sana nilakihan ko na para pwede siyang ibalot dito. Pero, ayan. So, there. Ayun yung design niya. And, maganda. Malambot yung tela. And, ito yung tipo na parang pag nilaban mo, hindi siya alam mo yung nag-i-stretch. Kasi may iba ko nabili na ganun before. Parang nag-i-stretch siya. Or parang nalulus. Parang cute. Apang partner-partner sa mga, ano, sa mga onesies ni baby. So, sa isang pack, meron 3 piraso. Ang size nito is extra small. 0 to 6 months yung kinuha ko. So, yeah. Very cute. Diba? Na-excite ako, guys. So, yeah, merong brown, merong white, and cream. Ayan, first. Ayan, marami akong kinuwang mga onesie, guys. Kasi si Alonso, sobrang tagal niyang nagamit ang mga onesies. Actually, parang mag-iisang taon na siya. Yung mga nabili ko sa kanya na 0 to 6 months, mga ganon, nagagamit niya pa rin. Kasi habang tumatagal, habang nilalaban mo, syempre lumuluwag sila. So, nagagamit ka siya pa rin. Kaya, puro more on onesies yung binili ko. So, ito ang size nito. 1 to 3 months. So, ayan yung design niya. Sa isang pack, 3 na yung, ano, yung laman. 1 to 3. Ito yung mga 1 to 3 months. Ayan, ang cute. And then, ayan. May pink-pink. May pink color naman din si, ano, si Inday. So, ang cute. Ito naman ang size 1 to 3 months din. Very cute ng design. Cotton din pala yung tela niya, guys. Ang gaganda ng quality. Ito naman, 4 siya sa isang pack. Ayan yung mga design. Mga bulaklak, mga knitted. Ito yung mga lumuluwag pag tumatagal. Habang nilalaban mo, luluwag siya hanggang magkasya siya sa 1-year-old. Ayan yung nangyari kay Alonso. Kaya, puro 1C yung binili ko. Ito naman, 1 to 3 months din. Ayan. More on 1 to 3 months. Yung, ano, hindi na ako masyadong kumuha ng mga pang newborn. Kasi diba may binili tayong parang, ano, mga white na damit. So, more on ganun yung papasuot ko kapag first month niya, mga white. So, yan. 1 to 3 din to. 1 to 3 months din. Knitted din siya. So, stretchable. Ayan, ang ka-cute. Dito kayo pa-partner yung leggings. Ito. Sa ganito. So, baka magdagdag pa ako ng ganito. If ever. Diba? Pero pag sa bahay lang, kahit ganito lang naman yung suot. Wala nang pants. Pag ano lang to, may check out or aalas. Mga ganyan. So, yeah. Grabe, ang cute naman nito. Ang cute. Oh, 0 to 1 month. Ito pwede to sa newborn. Mga pants. Ayan. Ito lang yung binili kong pants na pang newborn. Ayan. O, diba? Ang cute. Pa. 0 to 1 month. Ito, pwede niyang suotin to kahit newborn siya. Ayan. Cute. Next tayo. Ayan. Ang gaganda ng quality, guys. In fairness naman. Yung una, kaya gusto ko sa H&M ako mostly nakabili. Kasi gusto ko makita yung quality and mahawakan. Pero since knowing Shein naman, maganda naman yung mga quality ng mga tela ng damit nila. So, ayan. Isang bagsaka lang to. Hindi na ako nag-test na, kunyari, bibili ko na ako ng sample. Eto na, isang bagsaka na in-order ko to lahat kasi may tiwala naman ako sa quality. So, this one, 1 to 3 months. Ang gaganda, guys. Ayan siya. Basic lang yung color. Color. Cute. Lima. Lima sa isang pack. Lima. Diba?
1 to 3 months lang. Puro mga 1 to 3 months. Ayan. Ito mga pang alas naman. Ang cute. Yung may mga ruffles na siya. And then this one. Diba? Ito naman ay cute na short. Pero po ito, panty. Parang panty lang yun. Ang gaganda ng kulay. Okay. This one naman. Ayan. Anong size ka, Jai? 0 to 1 month. Pwede niya din ito i-partner sa mga baru-baruan niya. So, yan. Ito pag ano, pag daytime. Kasi, hindi naman siguro malamig pag daytime. Ayan. So, pag in-organize ko to, iaano ko kung anong months. Kasi baka hindi ko ito makita at yung malakihan na lang niya, hindi pa niya nasuot. So, ayan. Mag-vlog na lang din ako if ever mag-organize na ako ng gamitan ni baby. Pag nalaban ko to ngayon, bukas mag-vlog tayo. Mag-organize na ta kasi assemble na ni Ladan yung cabinet na binili natin from IKEA. Next tayo. Wow. O, ito pwede pang going home outfit. Tapos may kasama na siyang headband. Ayan. More on shorts ulit. Mga pang partner ko kasi diba puro mga onesies na yun. Binili ko. So, kailangan niya ng partner na short. So, this one naman, 1 to 3 months. Stretchable naman siya. So, very cute. Ayun, mga pang-alis. Mga neutral color din. Pero may ribbon naman siya. Ang cute! And then, this one. Oh, diba? Tapos, meron siyang kasamang mga ribbon sa loob. Ay, sa ulo. So, terno-terno din sila. Same yung color. Pakita ko yung iba. So then, cute. Diba? May pabobo ng arte-arte. Ayan, meron ulit tayo dito muslim blanket na medyo malaki. So, ito pwede niya maging receiving blanket to. Ganito sana kalaki yung ano. Diba? Yung binili ko sa isa. Pero okay lang. Ito pwede itong ipang balot-balot sa kanya. Pang receiving blanket, ang ganda ng quality and print. Itong isa, basic lang. Plain lang na ano. Yan. Pwede siya ditong ano, pang receiving blanket. Paulit-ulit. Ako dito, mga burping cloth ulit. Mas malaki naman to. Pero mas malaki. Same lang ata. Dumi hindi siya gagamitin. Pero kay Alonso, halos araw-araw mga isa o tatlo, hanggang tatlo ako magpalit ng ganito. Lalo na pag breastfeeding kayo. So, yan. Maraming paggagamitan yan. Ito yung ano, yung para sa crib. Ayan. Waterproof na mat. Para sa crib, pwede din tong i-changing mat. Kasi ako wala akong biniling changing mat. Yung parang, yung makikita niya na nilagay sa table, wala. Usually, kay Alonso sa crib niya lang ako nag-change kami ng diaper. So, bumili na lang ako ng waterproof na changing mat. So, pwede ko tong ipang-cover sa ano niya. Sa crib din, since maganda naman yung design. Ayan. Mga ka-artehan, ayan, bumili din ako mga ribbon. Siyempre, baby girl. Ayan, may kasama na siyang bib. And then, may kasamang terno na ribbon. So, dito. One. Ay, ang cute na to. Ito naman si baby girl. Flower. Ang ganda ng quality. So, parang siyang knitted na hat. Very nice quality and fairness. Makapal. So, there. Lalagay mo lang sa ulo. So, pwede ko itong ipasuot sa kanyang going home outfit. Bumili lang ako ng onting socks. So, there. Dahil nga taglamig yun. Kaya, mga socks. Bumili din ako. Cute! Tents. If ever gamitin. Ito. Si Alonso, hindi ko masyadong inaanohan ng mittens before. Kaya, onting set lang ng mittens yung kinuha ko. And then, yung mga pang tali-tali sa po. Or mga headband. Mga ribbon. Ganun cute. Very cute. And, ayan. Iba-iba. Parang dami kong binili ng ano. Pang mga headband. Pero, person color. So, yan.
So, that's basically it, guys. Ayun na yung mga nabili kong mga baby clothes for our baby number 2, which is our baby girl. Hindi ko alam kung madadagdagan pa to, pero if ever na mamili ulit ako ng mga bagong gamit, ihuhol ko na lang ulit sa inyo or ipapakita ko na lang ulit sa inyo. Pero so far, parang okay naman na to. Marami-rami na din to since mabilis lang naman silang lumaki din based on my experience sa ating baby Alonso or Kuya Alonso na ngayon. Ayan. Sana nag-enjoy kayo. Thank you so much guys for watching. Isasama ko na lang din kayo sa pag-organize ko na closet ni baby number 2. And siguro isasabay ko na yung pag-aayos nitong room kasi 1 month na lang guys mga anak na ako, so kailangan na natin mag-prepare. So yun, mag-vlog na lang ulit ako, lalaban ko na itong mga to para ma-organize na natin tomorrow or this week. So yeah, thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Okay, thank you so much, see you on my next one. Bye.